Kahit wala pa kaming anak, bumili na kami ng mga gamit para sa sanggol. Tara mga mare, samahan niyo kami. Namimili pala kami dito ng mga gamit para sa baby. At dito nga mga mare, litong-lito ako ano yung kukunin kong gamit dito kasi wala akong kaalam-alam sa mga gamit pang baby. Kaya't eto, tinulungan na rin ako ni mama para pumili ng mga gamit sa baby. Paano ba naman kasi mga mare, lalabas na sa ospital at uuwi na ng bahay yung unang pamangkin ko. At eto nga ako mga mare, hindi ko alam kung para saan to. At eto nga si mama, pinapabasa niya anong nakalagay dito. Kasi ang alam lang daw niya is parang sapatos daw to. So eto nga't binasa ko, ang nakalagay dito is booties. Ito pala dapat yung isusuot ng baby sa paan niya. Akala ko para sa paan na itong hawak-hawak ko. Hindi pala, binder pala to. So ayun mga mare, binilhan ko ng gloves, booties at binder si baby. Tapos binilhan ko rin ng para sa ulo si baby. Ano nga ang tawag dun mga mare? Pa-comment nga. At dito naman yung asawa ko, napimili na ng stroller. Eh, hindi naman ito pwede pa sa mga sanggol pa lang. At dito meron siyang nakitang kuna or baby crib na pwedeng pwede para kay baby. At ang maganda pa dito mga mare, foldable siya kaya pwede mong dalhin kahit saan. At dito meron kaming nakitang cute na cute na unan at tanday. Kaya't kinuha na rin namin ito kasi nakukitan talaga ako sa kulay niya, color pink. Kaya't naisipan ko, bagay na bagay talaga to sa kanya kasi babae yung pamangkin ko. At dito mga mare, tiningnan na namin yung kuna kung maganda ba. 3,999 pesos po pala yung presyo nito. Kulang na lang maging piso para maging 4,000 pesos. Pero for the go tayo mga mare kasi para naman yan sa pamangkin ko. Naisipan namin bilhin tong kuna mga mare kasi diba mas safe din kung nakalagay dito yung sanggol. Nang sa ganun may paglalagyan sila ni baby para hindi siya mahulog at madaganan. At dahil foldable itong kuna na ito, meron din siyang kasama na bag na paglalagyan. At dito mga mare, akala ko kasama na itong mosquitero sa 4,000 pesos, hindi pa pala. Separate pala yung presyo nito mga mare, nasa 1,000 pesos yata to. Siyempre mga mare, i-display talaga nila yan dito sa may kuna para masali din naming bilhin. At dahil gustong gusto ko talaga yung kulay mga mare, pink na pink talaga kaya for the go tayong bilhin yan. At siyempre mga mare, para hindi rin lamukin si baby, napaka-sensitive ba naman ang mga balat niyan. At dito rin mga mare, tinanong din namin kung magkano ba itong kulay itim na kuna. 10,000 pesos nga pala yung presyo nito mga mare at medyo nahilo ako sa presyo nito. Kaya eto na lang pulang kuna yung nabili namin mga mare, okay na lang din ito. Importante lang naman mga mare is maging comfortable yung baby. Ang maganda din pala dito mga mare is pwedeng matanggal tong higaan na to at pwedeng malagay sa baba. Para kapag lumaki na si baby, pwede na siyang makatayo dito sa loob ng kuna. At dito nga mga mare, sinasabihan ko yung bunso naming kapatid na kapag magkakaanak ka na, magagamit mo rin itong kuna na ito balang araw. At isa pala sa nagustuhan ko dito mga mare is pwede siyang malagyan nito sa baba na kung saan pwedeng maswing yung baby. At eto naman si ate, for the go talagang mag-demonstrate ng kanyang mga paninda. O diba mga mare, ang galing kahit nasa kuna lang si baby ay hindi na talaga mahihirapang magpatulog yung mama niya. So ayan mga mare, binili na rin namin itong parang higaan niya na merong mosquitero. Ayan nga mga mare, kita nyo, kinukuha na nila yung stock nila sa likod. Ano nga bang tawag nito mga mare? Pa-comment nga. At tingnan nyo ako dito mga mare, dito pa lang excited na talaga akong maibigay ito sa unang pamangkin ko. At dito mga mare, tinanong ko yung sales lady kung meron bang ibang design nito kasi gusto ko yung pang girly. Paano ba naman kasi mga mare, napaka-choosy ko talaga sa mga gamit pagdating sa pamangkin kong ito. Syempre mga mare, gusto ko din naman na maganda yung mga ibibigay kong mga gamit sa pamangkin ko. Pero yun na lang pala yung nag-iisang design mga mare, kaya okay na lang din sa akin yon. At eto ako mga mare, namili din ako ng laruan dito. Hindi ko talaga maiwasang matuwa habang namimili ako dito mga mare. Binilhan ko pala ng dalawang set nito mga mare, laruan pala to ni baby habang siya ay pinapaliguan. At eto rin si mama, tumulong na din sa pagpili kasi kahit siya ay tuwang-tuwa din. Eto pala mga mare yung laruan na nilalagay sa crib, ayan kumuha na rin ako. At dito rin mga mare ay meron akong nakitang laruan na kapag inaalug-alug mo ay tumutunog. At ayan mga mare, kompleto na lahat ng mga gamit na ibibigay ko sa aking unang pamangkin. Ngayon pa lang mga mare, iniisip na namin kung paano namin susurprisahin yung una naming pamangkin. At dito mga mare, pumunta na kami sa cashier para magbayad na. Tingnan niyo naman tong asawa ko, may paikot-ikot pang nalalaman. Alam niyo mga mare, ang sarap pala sa pakiramdam na bumibili ka ng mga bagay na para sa sanggol. Ganito siguro yung feeling ng isang ina na bumibili ng mga gamit para sa anak niya, no? Matanong ko nga kayo mga mare, ano ba yung naramdaman niyo nung bumibili kayo ng mga gamit para sa sanggol niyo? Hindi ko kasi talaga alam mga mare, ano yung feeling na yun? Kasi hindi ko pa rin naman nararanasan. Hanggang ngayon kasi mga mare, ay hindi pa rin kami nabibiyayaan ng anak. Pero kahit wala pa mga mare, ay masaya pa rin naman kaming mag-asawa. Hindi enjoy lang din muna namin yung mga
mga araw na kami lang munang dalawa. Hindi rin naman kasi namin minamadali mga mare at matyaga lang din talaga kaming naghihintay. Kasi alam namin mga mare na may magandang dahilan ang Diyos kung bakit hindi pa niya ipinagkakaloob sa amin. At alam ko mga mare na lahat ng mga magagandang blessing na galing sa Diyos ay ibibigay niya sa tamang panahon at tamang oras. At sa mga ganito ring sitwasyon ng buhay natin mga mare, dito tayo natututong maghintay at manalig sa taas. Kaya eto kaming mag-asawa mga mare na kahit wala pa kaming mga anak ay masaya pa rin kami. Masaya kami na nakakapag-share ng mga blessings namin sa mga mahal namin sa buhay. Kaya't para sa mga kagaya namin na naghihintay pa ng ganitong blessing, ang gusto ko lang sabihin sa inyo ay kailangan lang nating matutong maghintay at maniwala sa taas at i-enjoy lang natin yung buhay habang wala pa. Kaya ang gawin lang natin ay magtiwala tayo sa perfect timing ni Lord. Kailangan lang natin gawin yung part natin habang naghihintay tayo. Matagal na proseso ang paghihintay, pero alam kong at the end of the day, magiging worth it din ang lahat.